we will not have done the work we know needs to be done, the work that Ferdinand Marcos taught me and taught all of us. So let this be once again a kind of beginning, a beginning that in fact returns to the old days and the old ways. Not the old ways of doing things, but the old ways of service, of honor, of dignity, of love, of compassion, of patriotism. Bahagyan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At samantala, dito sa gabinete ay inaasahan na magpipresenta ang ilang miyembro ng gabinete para doon sa kanilang mga prioridad. Dahil nga may kinalaman ito sa pagbalangkas ng iba pang mga programa na umuusan na ngayon sa Kongreso, yung ilang mga panukala na isinusulong dati ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. So, kukonsultahin ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, lalo't may nalalapit na namang lakad ang presidente patungo sa Estados Unidos para sa United Nations General Assembly, kung saan siya ay magbibigay din naman ng kanyang talumpati. Naasahan na tatagal hanggang mamayang bandang tanghali ang cabinet meeting ng Marcos Cabinet, lalo't ito'y may iba pa mga lakad ng Pangulo bandang hapon. Itong pagtapyas ng budget ng University of the Philippines o ng UP, marami po ang natuwa sa ginawa ng ating presidente at ni Vice President Sara Duterte na bawasan ang pondo ng UP na yan. Kung tutuusin niya, kulang pa yan. Ako, daming nang gagaliitin dyan sa mga aktivista, mga rebelde dyan sa UP na yan. Mantakin nyo, ang kakapal ng mukha. Tayong taong bayan ang nagkakandahirap magtrabaho at magbayad ng buwis para mapondohan yung UP na yan, pero pugad pala yan ng mga rebelde, aktivista, komunista. Marami na pong nagpapatunay niyan. Hindi ba kapakasakit naman sa kalooban na pinopondohan natin itong eskwelahan na ito, pero napakadami dyan ang mga estudyanteng kung makaasta, akala mo alam nila lahat ng sagot ng problema ng bansa natin. Wala pa nga kayo napatunayan, mga estudyante pa lang kayo. In fairness, doon sa mga matitino, dahil alam ko hindi naman po lahat ng taga-UP ganyan mga rebelde at aktivista. Marami din po dyan ang talagang matitino. Sana nga dumating ang araw itong mga matitinong estudyante, ilipat na lang sa mga ibang state universities, at itong mga rebelde at aktivista mga estudyante ito ay humanap ng sarili niyong pondo. Yung mga nagsisimpatay sa inyo, yung mga supporters ninyo, sila ang magtaguyod ng pag-aaral ninyo. Huwag kami, dahil para sa amin, willing kami to support yung mga matitinong estudyante dyan sa UP. Pero para kunin din sa amin mga taxes, ang ipangtutustos sa mga katulad ninyo na ang kakapal ng mukha ninyo, hindi na kayo nahiya. Pinapag-aral kayo ng taong bayan through our taxes, tapos yan lang ang gagawin ninyo. Aba, lumipat kayo ng ibang eskwelahan. Yung doon ba sa kailangan nyong magbayad ng sarili nyong tuition fee? Huwag kayong umasa sa taxes ng mga Filipino people, tapos you will go against the government. Asan ang logic doon? Matimo ba ang pag-iisip ninyo? Wala ba talaga kayong hiya? Pagbigyan nyo na lang yung matitinong mga nag-aaral dyan sa UP. Umalis kayo dyan. Humanap kayo ng sarili nyong eskwelahan. O magtayo kayo ng sarili nyong paaralan para lahat pwede nyong gawin. So tama po itong ginawa ni President Bongbong at ni Vice President Sara Duterte. Tapyasan nyo, bawasan nyo palalo. Actually, dapat isara na yung UP na yan para hindi nagiging pugad ng mga rebelde, komunista, aktivista. Kasi kung ating isusuma total, 2.5 billion ang natapyas sa kanilang pondo. Pero ang pondo nila for 2023 ay tumataginting pa rin na 23.10 billion. Whereas noong 2022, ang kanilang pondo ay 25.60 billion. So kung tutuusin yung 2.5 billion na natapyas sa pondo ng UP ay maliit pa, kulang pa. Sana nga magtuloy-tuloy pa yan na mabawasan ang pondo ng UP na yan. Para naman kami na nagbabayad ng buwis at nagpopondo sa mga estudyante, at hindi lang po mga estudyante, pati mga teachers dyan sa UP na maakaliwa ng mga rebelde, ng mga aktivista, ay dapat mawala na rin dyan sa UP na yan. Ang kakapal ng mukha ninyo na ang taong bayan ang nagpapaaral sa mga estudyante at nagpapasweldo sa mga teachers dyan na mga kaliwa at mga aktivista at mga rebelde. Magkaroon naman kayo ng konting hiya sa mga sarili ninyo. So sana dumating yung panahon na itong UP na to ay mag-cease to operate. And lastly, ang ating huling topic ay itong sinabi ni Bishop Sok Villegas
nung siya ay nagbigay ng kanyang mensahe noong August 21 ba yun? Ano ba yun? Yung Ninoy Aquino Day daw. Ito po ang sabi ni Bishop Sok Villegas or Socrates Villegas. You can win in an election, but only truth tellers can win the gates of heaven. Wow! Galing sa isang pare or bishop pa man din na mapanghusga. Anong klaseng pari ka, Sok Villegas, para magsabi ka ng ganito? You can win in an election, but only truth tellers can win the gates of heaven. Aba, kung ganyan din lang ang sinabi mo, unang-una ka na na hindi makakapunta ng langit. Baka nga ni hindi ka makatungtong sa pintuan ng langit ay sisipain ka na ni San Pedro. Apaka-ipokrito mo. Bishop ka pa man din. Ganyan ba ang turo ni Jesus sa ating mga kaparian na maging mapanghusga? And who are you to judge these people? Obviously, ang pinatutungkulan mo dito ay si President Bongbong Marcos kasi siya ang nanalo sa eleksyon. But only truth tellers can win the gates of heaven. Sino ka para manghusga at magsabi? Ikaw ba truth teller? Pwes, bigyan mo nga kami ng paliwanag mo, Bishop Villegas, tungkol sa mga kumakalat na balita tungkol dyan sa Hacienda Luisita, doon sa napakaraming mga magsasaka na napatay dyan sa hacienda na ang tanging gusto lang nilang mangyari ay maibigay sa kanila yung lupa na ipinangako sa kanila nung una pang panahon na hanggang ngayon ay hindi pa naisa sa katuparan. Bigyan mo rin kami ng paliwanag doon sa mga kumakalat pang mga balita na si Ninoy Aquino mismo ay may kinalaman sa pagtayo nitong NPA na to. Kahit na mismong si Juan Ponce Enrile na mismo na kahit nasabihin na nag-traidor kay Apo Lacay, dahil ito ang sinasabi ng history ninyo, nag-traidor si Juan Ponce Enrile, pero bakit ngayon sinasabi niya na si Ninoy talaga ay may kinalaman dyan sa pagtayo ng NPA? Ipaliwanag mo sa amin yan, Bishop Sok Villegas, at baka maniwala pa ako sa iyo. Dalawang issue pa lang yan sa napakaraming issue na lumalabas ngayong mga panahong ito tungkol sa mga Aquino. Cory Aquino, Noynoy Aquino, dalawang naging presidente natin na Aquino, pero pinabuksan ba nila ang kaso ng pagkamatay o ng pagkapatay kay Ninoy Aquino? Hindi. Bakit kaya? Maipaliwanag mo kaya sa amin, Bishop Villegas, kung bakit dalawang kamag-anak na isang asawa mismo at isang anak na naging presidente ng Pilipinas na hindi pinabuksan ang kaso ni Ninoy Aquino? So tandaan mo, Father, kung paano ka manghusga ng kapwa mo, ganyan ka rin huhusgahan ng langit. Dahil sinabi po sa Biblia, judge not lest ye be judged. Dahil kung papaano mo husgahan ang kapwa mo, ganyan ka rin huhusgahan ng ating Panginoon. Kung sinasabi mo na hindi makakapasok sa gates of heaven ang mga hindi nagsasabi ng totoo, tandaan mo yan. Isa ka sa mga katulad mong mga pari na kahit na nagdudumilat na yung mga katotohanan na naglalabasan ngayon through the internet, through social media, at kahit na napakarami nang nagigising sa katotohanan, andyan ka at ang mga katulad mong mga pari na kung tatawagin natin ay mga ipokrito, ikaw at ang mga katulad mong pari ang sumisira sa magandang imahe ng Romano Katoliko. Kaya kung tutuusin, mga 10% na lang ng mga Roman Catholics ang nagsisimba. Marami sa bahay na lang sila nagdadasal. Direkta pa sila sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung ganito naman ang mga mensahe na maririnig natin sa ating mga pinagpipitagang mga bishop at mga pare, ay huwag na lang akong magsimba. Ito ba ang itinuturo ng ating Panginoon? Nagdudumilat na ang katotohanan, Bishop Sok Villegas. Gumising-gising ka rin naman. Lahat tayo pupunta at haharap sa ating Panginoon. Kaya ang challenge ko sa iyo, Bishop Sok Villegas, itong dalawang issue lang na to, ipaliwanag mo sa amin. At kapag naipaliwanag mo ng maayos itong dalawang isyong sinabi ko, ipagsisigawan ko hanggang langit ang pangalan mo, Bishop Socrates.